Sintruma. Sa hapon ito, matapos ko siyang i-tutor sa makabayan at nagluluto na ako ng kanyang hapunan, kinamir na na naman ang mga tanong. Ate Ami, bakit may Tuesday? Bakit minsan wala akong kilay? Bakit hindi ako naging Amerikano? Bakit may buhok sa ibaba sa tatay? Sabihin mo sa tatay ko patingin. Ilan ang notebook sa buong mundo? Sino ang nakaimbento ng lima? Pag nainis ako, natuloy ko ito mag-split eh. Hindi pa pala tapos. Biglang bumaling sa akin, sabay tanong, Ate Ami, bahag may bakla? Imagine, Truman, isang mundo na walang kotorye. Walang parlorista, walang impersonator. Gusto mo ba nun? Di ko alam. Pero bakit may bakla? Saan sila nang galing? Di na ba sila aalis? Gusto mo ba akong umalis? Umiling siya. Napatingin ako sa kanya, nilapitan ko siya at naupo ako sa tabi niya. Sige na nga, mamaya na ang dinner. Makinig ka, ikukwento sa iyo ang alamat ng bakla. May alamat ang bakla. Namang Batman, Palaman, Superman. Sige. Noong unang panahon, bakit lagi nalang may unang panahon? Meron ba ikalawa? Gusto mo ba ang ayaw? Gusto. Noong unang panahon, o maski na ilang panahon pa yon, wala pang lalaki, wala pang babae, wala pang maski na ano, pero may isang dilaw na ibon, lipad ng lipad. Eh ano yung ibon, lalaki o babae? Ma, di ko na-check. Eh sino lumikha ng ibon? Si Mathala. Sino lumikha kay Mathala? Wala! Kasi siya nga ang manlilikha. Gusto mo ba hindi kita ibalikha? Sorry. So itong ibon, lipad na lipad, pero bored na bored na talaga. May nakita kawayan, inuha niya. Lumabas ang isang pagkaganda-ganda at pagka-sexy-sexy bakla. Kontodo na kagampa, pink na pink winner talaga. Pero siyempre, hindi pa bakla ang tawag sa kanya noon. Ang sabi ng teacher namin, ang unang lumabas, lalaki. Siguro homophobic ang teacher mo. Alam mo ba na mag-homophobic ang tao? 9 out of 10, bakla siya. Tuloy ko na ha. Pagkatapos, tinuha na naman ng bird ng isang makawayan. Ang lumabas naman ay isang lalaki. Naka-breeze na bench. May bench na noon? Oo, yun ang unang bench. At iyon ang unang lalaki. Si Malakas. Tapos, tinuha niya ang isang pagkawayan at lumabas naman ang isang babae at tinawag niyang maganda. Ba't yung babae, hindi pwedeng tawagin yung malakas din? May tama ka dyan. At saka ba't yung lalaki at babae may pangalan? Yung bakla sabi ko wala pa. Kasi nahirapan si Bakala, nabigyan siya ng pangalan. Kasi araw-araw ay nagpapalit siya ng inyo. Minsan ay nisuot na bonggaderang headdress na tayo yung pahiram kay Batala. Minsan naman ang sombrero. Minsan ay pangin. Minsan ay mahilhin. Minsan ay malandin. Minsan ang gusto niya lalaki. Minsan naman ang gusto yung babae. Minsan ang type niya parehong babae at lalaki man. Tinanong siya tuloy ni Batala. Gusto ko bang lituhin ang mga tao? Hindi po, sagot ng bakla. Gusto ko naman pong ipakita na nang likhain niyo ako, ang nalikha ninyo ay hindi isa, kundi marami. Hindi kayo nalugi. I didn't understand anything of what I was reading from Rachel and me. Give me this person, please.
impressed. Impressed si Maghala sa sagot niya. Sinabi niya, sa paglipas ng panahon ay maraming ang hindi makakaintindi sa iyo. Lalaitin ka at aalimustahin at nadadaon. At madalas pa nga ay itatago kang parang isang kasalanang nakakahiya. Pero may ibigay ako sa iyo isang regalo. Ang karapatan mo na mamili kung ano ang gusto mong maging sino. Wow! At hindi ka nila pwedeng i-chapwera. Patuloy ni Batala. Dahil mula ngayon ay tatawagin ka bakla. Na ang ibig sabihin ay ba, ka, at la. Bahagi ka ng lahat. Galing! Eh ikaw, Ate Amo, anong tawag sa'yo? Labels lang yan, Truman. Maski anong itawag mo sa akin. Bakla, transvestite, transgender, bisexual, at kung ano-ano pa, di pa rin magbabago kung ano ako. Eh, yung ibon, anong nangyari sa kanya? Ayun ka, identity crisis, nalukuring at hindi natutukaw na nun. Eh, ang tong boys, saan naman sila nang galing?